Hindi naman talaga mahihirap pantayan sa mundong ito. Yun yung angan sa nila. Pero, tingin ko, okay, marksman pa rin ni Benny. Ano kaya ang pipili? Yun na rin. Actually, big turn yung marksman ni Benny. Pero ang surprise na ito, hindi siya pinaban. Yun nga eh, hindi pinapansin ng team hack eh. Interesting. Nakakagulat lang para sa atin ngayon. Pero possible pa rin yung Fanny ni Carl Easy. Yung Lancelot, yung Hayabusa, pwede pa rin for Carl. Kasi pwedeng hirawa ni Sanji yung Valentina, pwede rin kay Yawi yung Akai. Dati niya pa yung ginagamit, NXPDs niya pa. Yung Akai Roam. So, pwede niyang gamitin yun. Ang dami pang options. But for Team Hack, what will they ban for the last ban? Yeah. Will this be a panic ban? Pwedeng panic ban eh. Just pay away. Or, huwag nilang ibad kasi may plano silang pagigigari. Medyo gets ko lang kung bakit hindi sila nang force kay Ben. Kasi parang useless din eh. Kasi ang dami yung pool, ang daming pwede mag-switching. Patakin mo na lang yung mga nakakabal. Yung mga pang playmaking, magpapani sila men. Feeling ko Carl Tizzy funny for pick. Kasi pag hindi kukunin ko ni Gary, binan yung ano eh. Malupit din mag-i-attack si Benny Beauty. Pero papani to si Gary men, Vancouver eh. Oh, kumbaga mas madali na buhay niya ngayon, pero may akay pa rin naman. Compared to game 1, mas may access itong Fanny ni Gary kung sakali. Oo naman. Malayo dun sa game niya kanina na hirap na hirap siya sa bouncing ball. Diba? Pero nagdadalawang isip pa rin yung team hack. Isipin mo parang, ay, hindi lang inuha yung Fanny, nagbad tayo ng Kufra. Kaya pa ba natin i-Fanny to? Or magja-jungle joy ba tayo? Ang dami pa nilang options eh. Medyo maguluwa din yung first three picks ng Team Hack kung babasahin mo. Hindi mo alam kung saan nila ilalagay yung mga yan. Kaya ni Gary mag-carry as a fan. Ah, ang ganda ng mga rhymes mo ah. Ganda ng mga rhymes mo ah. Oo, pero hindi na eh. Ah, Jay Jungle. Jay Jungle, tapos ano, Hilda, Rom na naman. Pwede naman. Gana. Actually, medyo makunan yung frontline nila. Pag nagwawala na yung lapu-lapu tsaka yung Hilda, hindi yun na mapapansin yung backline eh. And that can buy time. Para na dito sa blood na to, mapag-reform or to go in the race to win. Yung ultimate nitong si Claude, eh maganda. Dapat sa mga high HP heroes tulad ng Akai, tulad na din ng Yuzhong. Lalo pag naging 100 short ka. Yung classic na classic. Pwedeng gano'n lang yung gamitin niya, no? Ay! Beatrix total assists in career reach 5,800. Wow! So sa buong MPL, sa buong mundo, inakap 5,800 assists na siya. Kaso nga lang, may nilabas na natalya si Yaoi! Naupo! The Hidden Jutsu! The Curveball! The Curveball! The Invisible Man! Ay naku! Pag kinalamot talaga kayo, yari! Ito, gulo to. Gulo, it's trouble in the jungle. Kasi maghahabulan mo ano, itong Hilda tsaka itong Natalya. Tagu-taguan, for sure. Tagu-taguan maniwala ang buwan. Ilista niyo yan. And here we go, brother. Isa na namang very 50-50 na isang nag-drop. Nabigay sa ang nandalawang team na to sa atin. Ano na to? Valentina. Ay, ito ba to? Pwede na tayo yung jungle din eh. Oo, no? Natalya Valentina. Ano yung switching nila? Doon naman ako curious. Ayun, no, Sanford. Ano? Isipin mo, tatlong hero na pwede mag-jungle. Kinupa na ng Echo. Yun din. Isa sa problema. Okay, apat. Apat hero na pwede mag- Pwede na switch yun, no? Ang grabe yung switch yun. Pero tignan nyo, Valentina. Valentina. Valentina na jungle ata. Ayan. Ayun, Valentina. Ay, hindi. Or Akai. Carl TZ. Ayan! Valentina jungle! Valentina Jungle ni Carl Tizzy. Tapos sad. Wow! Sobrang nakakagulat sa si Akai. The ultimate switcheroo. Wow! Paano kaya ito in-claim ba si Yawi? Kasi, ano? Ah, okay. Sunday, Carl. Ito talaga mahirap kung laban. Oh, kasi for Carl Tizzy. Pero syempre, secure pa naman niya. And, yeah. Wow! Grabe yung concept ng Echo yun. Ito, ibe-breakdown natin. Concept ng Echo, isa yung magic damage nila. That is Carl Easy on the Valentina. Tapos Sanji, mid lane siya, pero tank. Akai mid lane. Tapos Roam, yung Natalya. So, huhugutin nila yung magic damage nila kay Carl Easy lang. Hindi na ito yung classic na mid lane mage. Hindi na, mid lane tank. Mid lane tank, guys. Tapos si Yaoi magwawala sa mapa. Gank lang ng gank.
Naku, eto. Tingnan natin, gagana na kayo. I think at this point, kita mo na. Nasasaktan si Kuya Min. Tatawid siya doon sa mga tore. Makakaramdam ng bahagyang sakit pero hindi pa rin naman to enough para i-take down siya. Yeah. Team Hack, lumalamang ng bahagya pero yung bisita sa may bandang taas may kita na rin. Uy! Yung matcha pala hindi pala Golden XP. Paano na switching. Sino kaya nag-switching? Isa na yung Golden. Yung sa baba. Sa baba yung Golden. Sa baba nag-switching. Team Hack. Binigay nila yung matchup na Claude Yuzhong. So parang sa kanila, mas okay to. In fairness, si Yuzhong medyo tricky siya na ma-activate sa sarili game. Kailangan maging aggressive ni Yuzhong at pag malapit yung Hilda at yung Joy, tatagin din siya. Medyo gets ko rin. May logic naman si Ma. Kasi pag ako, naglalap-lap ako ngayon sa RG, pagkatapat yung Yuzhong, tapos early game sa bayan, wala pa ako eh. Mahirap. Yung passive niya sobrang mahirap na chain. Nakukuha talaga. Kaya medyo gets yung feature para sa mga nag-iitip ka lang si Shaggy. Wala na siya mauwili. Pero baka na-pop na yung mga ultimates. Pada dito nakakuha ng extra gold from the energy shield. Pero wala pa rin negative na umpisahan yung turtle. Yawi! Hinahabol dito si Gary. And because of the low HP, medyo mag-aalaman ang team hack ng secure ng turtle. Aware kasi ang echo na, oy, teka, may ultimate si Man, may ultimate si Gary, hindi tayo pwedeng lumabas muna, hindi tayo pwedeng lumabas muna. Let's go and clear the things, and we'll try again soon, pero ito na yun. Yowie will be one. First blood, going over to team hack. Under the turret, pinapasa ng team members, pero si Sanji naman dito, wala na atang event. Mag-aatip lang sila dito ng defense at mukhang magiging successful naman sila. But because of the pick-off on the Yowie, this will give team hack an advantage pagdating doon sa XP and gold. Pero konti lang naman. Kaya pa rin. This is still a very, you could say, na mas early game. Mas maaga ata ma-activate si Bebex dito kumpara naman sa isang carry. No? So, there is a chance na talagang they're buying time in the early game. Hindi pwede mo maging aggressive currently. Pero in time nila, mag-ubin. Ay nako, naipit dito si Yula. Wala talaga wala. At dito na nga, all out. Yung members ng Echo, willing na willing sila, bitawan pa nila mga skills. Kahit na medyo gaalangan sila dito sa mismong team fight, but because of the dragon, Sanford Dragon goes in. Mababa lang ko eh, hahabulin niya, kumabalag lang din yung buhay ng bahagya. Manapat dito dito si Yami, pero makahabulin naman talaga nila. Turtle will be secured, not other than Gary. At dito na rin yung electrifying beats na talaga magpapate ang way. At Yowie will try to kill Lola. Pero there goes the TP. Yowie pa na delikado. Sinayawan! Nakuha pa yung double kill! Yan ang sabi natin, brother. Pag sinayawan ka na ng isang Joy, eh, talaga naman, hindi ka pwedeng magpatumbi-tumbi. Kailangan ma-eliminate yung target mo. Ikaw, yung nataya kasi, mamaya na yan. Op, op, yun na. Kuya Karatihi. Ang sabi sa in, yung ano niya, yung parang usok, pag may mga physical na taka doon, okay lang yun, mag-miss yun. Pero pag magic ka, si Joy, hindi mag-miss. So Yowie, total damage sa kanyang career, 4 million! 4 million! It's over! 4 million! My goodness! Millionaire! It's Millionaire's Club! Millionaire's Club! Ayos! Tapos sakto pa, gumawa pa sila ng play doon. May extra pa. May extra pa. Sakto. So, may idea siya kung paano lalaro. Alam niya yan, of course. Yan naman yung advantage. Pero Team Hack still on the lead, 1.2 gold. Medyo nagsastruggle nga yung Echo makahanap ng teamfight na. It's slowing down. Pero, tandaan mo, Santi, itong line na to, hindi yan pang early game. Yan nga. Hindi siya pang early game. Aside from the natalya na pabalance sa lahat pang vision, mamaya sa late game, hindi naman masyadong good siya natalya. Pero yun nga, yun yung pabalansin na sa late game, it's all up to Benny, it's all up to Sanford as well. Sanford, tatawid.
Dragon, magandang vibe pa ito. Party, party, tore. What's up, party? Hingan na ako na malalit kasi mga tutoy na talaga na dito na yung Dragon. At dito na yung Storm Easy. There goes the Blaze Spiker. Yun lang kinuha niya. Party Easy secures the turtle. At dyan naman yung bawat ng kabila. Pero mga mabibitin dito ng bahagya kasi na napapatumba na Storm Easy walang iba. Pero Bang Cutie, mag-isa siyang kukuong bangon sa nagbanan ng kanan. Pero mga sa gitna, Sanji goes down. Three members down sa side of Echo. Pero nakuha naman nila yung turtle. Pero mukhang hindi worth it yung trade-off na yun. At this point, it's not worth it. Parang pumantay lang yung gold sa ginawang play na yun. Although there are parts of the map, yung ibang parts of the map ay medyo nag-equalize. Pero look at the mid lane. Ito yung problema ng Echo. Pag nabuksan to, mas para makapag-access itong mid sa jungle. Ni Garaki, nakita mo na ipakulit-ulit na dinadalo. Ni Garaki, tsaka ni Min. Hindi nila binibitawan. Lagi nga talaga nilang binibigyan dito ng hard time. Itong si Carl Easy on his jungling. Very, very composed ang team hack ngayon gamitin ito game 3. And this is Prince. Ito yung sabi natin, kailangan nila lang ilabas yung mga tinatayo nila. Pero si Min, hindi mo talaga basta-basta mabibigyan ng isang Hilda because of the movement speed. Even yung pag-sprint siya, matik marathon talaga eh. Oh. Wala talagang katapusan, hindi niya siya kayang all-in na. Not at least, mahigpit siya ng maigi. Tama ito ni Sanji. Pero kung ikaw na yung... Uy, sorry! Ay, kung ito yung sabi ko! Pero looks like ito, Sanji, trying to pay the way. Not gonna be enough though. Again, ito yung sabi kong difference naman sa early game. Sa early game, yung opinion is a lot better kung parang naman kanina. Uy, sayawan. But Echo with that play, kahit papano, nakahabol sila ng bahagya. Pero kung ito mo yung ginawa ni Yawi, the reaction was waiting dun sa BMI. Dun sa maliit na tagal. Nakabangan sana niya, pero hindi tumuli doon. Itong si ano, itong si Panda. So, good play mula sa Team Hack. And ina-anticipate na nila eh. Inihintay nila na si Yawi ay magpakita sa mapa. Parang pag astro sa si Yawi, ingat tayo. Oo, ganun. Na napakita nila ngayon. Di ba, parang binalagpag na ngayon ng ano eh. Sige, kung dapat parang medyo may nananalog yun, pero parang sobrang tama pa rin nila. Advance ata dito sa wala lang yung Brave Spider, but because of that, na-zone yung members ng Echo na hindi na kumuntispa doon sa Lord. Mahak, paano nila gagamitin yung Lord nila? Ginagawa pala dito ni Yawi, binabalance nga lang talaga tama ka draw card sa minention mo kanina. Taga-balance lang si Yawi dito eh. Malatanos ang galaw. Dapat lahat eh, ano, equal. Equal lang. And kailangan gawin yun paulit-ulit dahil itong early game na to at mid game na to, eh, medyo tumatalong na. At sa late game, alam mo naman, natalya, eh, hindi na ganun. Lalo pag makulit yung mga kalaban, mahirap na mag-hit combo. Pag hindi ka na kayang makapag-one-hit combo, dun mo tumatag nilang natalya. Hindi mo nakakayanin yung si Chito at si Glock magpag-one-hit combo talaga. Si Chito at si Glock. I'm going to go to the house.
Medyo delikado kayo, kailangan yung unang manghihingi ng tulong sa ibang mga miyembro. Kaso walang tatlo na lang kayo, Echo, right now. They have the space to get more resources. Makahapon man ang nabahagya, makapagsabayan sa team fight. Pero kailangan pa ng Echo ng ganun. Mga dalawa pa. Dalawa tatlo, pwede pa. At habang wala pang guard, pwede na tayong kuha ng gold sa ibang parte ng mapa. Yun na ang dapat magiging play ng Echo dito. Let's see what they'll do. Si Min, naka-scout lang doon sa gilid. Ay, good! Good. Kamukulo talaga, boss. Kahit di makate. Kamukulo talaga, boss. Uwi muna. Yes. Si Man, uwi muna eh. Mahiling siya mag-swimming, pero napahahon sa swimming pool eh. Ahon muna, boss. Ayan, yun mga kailangan ng batyan. At dahil sa mga warning shot na ganun, ayan, kailangan, alam na ng team hap na kailangan nila maging alerto sa galaw. Echo dito. Kasi pag medyo tumulala lang ng mga ilang segundo, may snipe na bigla. Wala, boss. Medyo delikado talaga ang kanilang kalagayan ngayon, lalo na kalaban nila si Benny Cutie. Ibang klase din sumipat yan. Nakita naman makakalaban. Ay, hindi. Sobrang kulat yan eh. Kaya nga tangmid eh. Ang tanong ko ba kung malayo na. Malayo na. Pre-lard for Team Hack. Bibigyan ata nila dito sa medaling likuran. Ando na nga yung bravest fighter. May counting hold. Pero kailangan pa ulit nila. Medyo delikado eh kung ngayon. Pero kaya nila ng depensa definitely. Get kay hesitation nila. Kasi pag lumaban sila doon sa wipeout, GG. Game 4. So, sabi nila, hello guys, ito na yun. Kumalma lang kayo. Ipapanalo natin yung team fight. Kasi wala tayong magagawa. That's sila. Yung team map na posisyon. Alam nila, may game sense yung Echo eh. Alam nila na, nasa mapa sila eh. Nasa bush sila. So, open. So, wide open tayo. Okay, let's dance. Dito na nga talaga magsisimula ang sayawan. Andito na ang kotilyon. Kaso nga lang medyo na late yung Lord. Kasi una siya nakuha kasama si Sanji. Hindi na makukuha kagad. Torres sa bandang taas, basag na. Bottom lane na defense at pati Sanford. Pero Yami, again and again, yung kanyang posisyon ay lagi nasa may banal likuran. So kulang ngayon ng Echo in terms of numbers dito sa kanilang base. Kasi nga tatlo lang ang de-depensa, pero kaya naman nila to. Kasi yung body-body system na sinasabi mo kanina, Rocket, ginagawa na ng team. Consistent sila doon, no? Consistent na hindi sila nag-iwalay pag alam nilang wala si Yami sa kanilang mata. Ay, nako, andito rin Dragon. Hahabulin na lang dito si Man. Medyo delikado naman ang kanyang sitwasyon, pero ngayon na bumalik na din ang buhay. Kaso walang umabot, andito rin ang kalimot-kalimot. Pero trade lang nangyari. Yami kapalit ni Man. 98 seconds bago mag-spawn yung Lord. Paano lalaroin ng Echo to? 4v4 situation on their base. It's a 1-for-1, and sabay-sabay pa si Man at si Yami na mag-spawn to the second. Kaya walang makapag-take advantage, pero for the meantime, wala na ang inhibitor turret ng Echo, which means mas malaki na ang mga minions, mas malas ang magiging push potential ng Team Hack. With this game, this shows kung gaano kalakas ang Team Hack. Na yung Echo, hindi pa nila kayang isili yung deal lang ganun kadali. Kasi sila pa rin nagsastruggle, wala silang inhibitor turrets na natitira, tapos lamang na lamang si Panda. Ano ba yung ulang? Kasi nagagawa naman nila yung jump nila right from the start. Nagkaroon naman dito ng mga konting errors na hindi nila ma-convert yung kanilang mga desisyon into something na mapupunta sa side nila. Like yung mga buffs, yung mga objectives. Parang nagkaroon sila ng struggle dito when it comes to the timings ng kanilang mga skill. Sa totoo lang, hindi din kasi beer yung trabaho ni Sanji dito. I think Sanji becoming the frontliner. Ang hirap, huliin ng Joy. May anti-crowd control. I'm going to go to the next one. Pero hindi naman si Sanji.
energy to save his life. Kapwa lang dito maging sapat. Si Ben Quinn na nakatama dito na dito mag-isa. Si Sanji, try to buy some time. Immortality Corpo, haabang ang dalawang members mula sa Team Hack. Now, Benny Cutie, laban sa katlo. Paano niya to kedepensahan? Two games na, na siya yung MVP at siya yung pumatapos ng laban. Pero this time, siya naman yung kailangan kumipensa. It's Benny against the world. Minions ang target niya. Lola going in with the bravest fighter. And just like that, elimination is the key. The push ang team.